Sinabi rin ni Presidente na ang RT-PCR testing ay hindi requirement sa pagbabalik trabaho. Ngunit hinihikayat ang mga employer na ipatest ang mga kanilang mga empleyado at no cost to the employees. May binanggit din si Presidente na kailangan ng high priority workers ang mag-PCR testing. Mamaya pag-usapan po natin ang detalyado ito. Muli rin nagpasalamat ang Presidente sa China at Russia sa alok ng dalawang bansa na bakuna. Makikita rito na gumagana ang ating independent foreign policy kung saan kaibigan tayo ng lahat at hindi po tayo kalaban ng kahit sino. At dahil dito, nagiging prioridad po tayo ng lahat ng mga bansa na nagde-develop ng vaccine. Liban sa bakuna, ang pangunahing layunin natin ay mapababa ang transmission rate na pag-uusapan po natin ng detalyado maya-maya lamang. Samantala, balikan po natin. Ano ba ho ang pupwede at hindi po pwedeng gawin sa ilalim ng GCQ? Unang-una, pwede lang pong lumabas ay mga essential workers at mga tinatawag na APORs or authorized persons outside residence. Bawal pa rin po yung mga below 21, mga seniors, yung may sakit at merong at mga buntis. Bawal pa rin po ang mass gatherings, no? Ang pupwede lang po sa religious gatherings na hindi lalampas sa 10 tao. Pwede na po ang pagbisita sa mga sementeryo na hindi lalampas sa 10 tao bawat grupo. Pinapayagan po ang critical government services at humanitarian activities. Pinapayagan na po ang pampublikong transportasyon basta po merong social distancing. Kaugnay ng pagpapasailalim sa GCQ, nakasaad sa ITF Resolution 64, na inatasan ng mga nasabing lugar na maghigpit na ipatupad ang mga sumusunod. No? Una-una yung pag-iimplementasyon po ng localized community quarantine or granular community lockdowns. No? Pangalawa, implementasyon ng minimum public health standards, lalong-lalo na sa mga high-risk areas tulad ng mga ospital, palengke, supermarkets, opisina ng gobyerno, mga lugar na pinagtatrabahuhan, pampublikong transportasyon at iba pa. Pangatlo, pagkakaroon ng active surveillance at case finding. Pang-apat, pagkakaroon ng immediate facility-based quarantine. Pang-lima po, pagkakaroon ng immediate facility-based isolation. Pagsisiguro na pagkakaroon ng isolation quarantine facility sa priority at critical areas. At pagpapalakas po ng healthcare capacity system, lalo na ang critical care. Pagsusumite ng kompleto at tamang mga datos sa COVID kaya at sa DOH data collect. Hinikayat din po sa IATF Resolution 64 ang mga ahensya ng pamahalaan na gamitin at ipromote ang Philippine Humanitarian Assistance Registry bilang pangunahing government website sa lahat ng impormasyon, mga tanong at mga procedures sa lahat ng humanitarian assistance para sa pamahalaan ng Pilipinas. Kasama rin po rito ang in-kind at financial donations at deployment ng humanitarian workers. Inaprubahan din po sa nasabing IATF resolution ang pangsamantalang pagsuspinde ng overseas deployment ng medical at health allied workers habang patuloy ang state of public health emergency. May kasabihan nga po, charity begins at home. Kinakailangan at kailangan po natin ngayon ang mga doktor at mga allied medical professionals, manatili po muna tayo dito sa ating bansa. Now, sa 6 na buwan, mula po na nagkaroon tayo ng pandemya sa ating bansa, walang tigil po ang pamahalaan sa pangangalaga at pagpoproteksyon ng ating mga mamamayan. Siniguro ng Administrasyon Duterte na sa pinakamahirap na bahagi ng ating buhay ay makakaraos tayo. Pinangako ni Presidente na walang Pilipino ang magugutom. Kaya naman, nagpamahagi tayo ng pinakamalaking ayuda, cash subsidy sa ating kasaysayan. Nung nag-umbisa po ang unang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, eh hindi pa po natin kilala ang ating kalaban, no? Ngunit pagkaraan ng halos sa 6 na buwan, eh kilala na po natin si COVID-19 at kanyang mga galaw. At kung titingnan natin ang mga trends, masasabi natin na may laban tayo sa virus na ito. Higit sa lahat, kaya natin mapagtagumpayan siya. Nananawagan ng mga doktor, NARS at iba pang health workers ng pahinga. Pinakinggan po sila ng Presidente, binalik ang Metro Manila at Karatig Probinsya sa MECQ. Hindi natin sinayang ang dalawang linggong ito
para tugunan ang kanilang mga suwestiyon. Ano ba ho yung ating ginawa nitong nakalipas na 2 linggo? Unang-una, bumaba po sa Metro Manila at mga hotspots ang code teams or coordinated efforts to defeat epidemic, no? Ito po yung nagbabahay-bahay, naghahanap ng symptomatics at ini-swab test yung mga symptomatics para po ma-isolate kung sila po ay positibo. Pangalawa po, inilunsad natin ang One Hospital Command Center, no? Ito ngayon po ang nagbibigay ng referral, hindi lang kung saan pupunta ang mga pasyente, kundi kung saan pupunta ang mga mamamayan para sa kanilang mga swab test or PCR test. Pangatlo, namigay na po tayo ng libreng washable face masks. Sinimulan po natin ito sa Antipolo City, dyan po sa Rizal. Pang-apat, binuksan na po natin ang 250 COVID-dedicated hospital facility dyan po sa East Avenue Medical Center. Panaunin po natin ngayon ang mga anti-COVID SARS para bigyan detalye ang mga ito. Ngayon, babalik na po tayo sa GCQ bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay po ang ating panawagan. By the way, meron pong mga ibang tao na minasama yung binigyan ng kulay yung aking sinabi na nagagalak na hindi tayo 100% na nawalan ng trabaho. Ang ibig ko lang pong sabihin, it could have been worse. Pero idadagdag ko lang po, may paglilinaw po si Labor Secretary Bello na sa bagay na ito, no? Ang Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority ang official source ng employment information sa bansa. Ayon sa April 2020 Labor Force Survey, 17.7 po ang naitalang unemployment rate. Whether be it 40+% or 17.7%, nalulungkot po tayo, pero itong kawalan ng temporary po, inaasahan natin ay temporary lamang dahil alam po natin epekto lang to ng COVID. Babangon po tayo uli, magtatrabaho po tayo muli. At ngayong magbubukas na nga ang ating ekonomiya para nga po makabalik na sa trabaho ang marami sa atin, siyempre po, mas malaki ngayon ang banta ng COVID, no? Pero kaya po natin to. Ang kinakailangan lang po habang binubuksan ang ekonomiya, maging stricto tayo sa pagpapatupad ng wearing of masks, ng social distancing, paghuhugas kamay, at pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong transportasyon at sa ating mga lugar na pinagtatrabahuhan. Okay, importante po na talagang pag-ingatan ng ating mga sarili, pag-ingatan ng ating kalusugan, pag-ingatan ng ating buhay para po tayo'y makapaghanap buhay muli. Inaprumbahan ng IATF ang isang strategic roadmap, ang strategy rehash o strategy refresh, magpalakas sa prevent, detect, isolate, treat, and recovery strategy. Ang layunan nito ay pababain ang bilang ng COVID-19 at non-COVID-19 deaths. Magagawa po natin ito sa pamamagitan ng isa, pagbaba ng transmission rate. Pangalawa, palakasin ang health system capacity sa pamamagitan ng detect, isolate, at treat. Inaprubahan din po ng mga miyembro ng IATF ang proposal ng DILG na palawakin ang tracing, extracting, and isolation strategies sa COVID-19, asymptomatics, at mild cases. Inaprubahan ng IATF ang rekomendasyon ng DA na magkaroon ng temporary ban sa pag-angkat ng poultry products mula po sa Brazil. Well, tulad ng sinabi ko kanina, binanggit po ni Presidente Duterte nang kinausap niya ang taumbayan kagabi ang mga magagawa na binibigyan prioridad sa RT-PCR testing. Nag-issue ang DTI at DOLE na advisory number 20-01 kahapon August 17 kung saan tinukoy ang priority workers. Una, sila po ang mga nagtatrabaho sa hospitality at tourism sectors gaya na El Nido, Boracay, Coron, Siargao at iba pang mga tourist zones. Sila po ay maaaring mapatest isang beses kada 4 linggo. Pangalawa, mga nagtatrabaho sa manufacturing companies at public service providers na nakarehistro sa mga economic zones. Sila po ay maaaring matest kada 3 buwan. Pangatlo, frontline at economic priority workers na magtatrabaho po sa high priority
sectors, may mataas na interaction at exposure sa publiko, mga nakatira sa special concern areas ay maaari magpa-test po kada 3 buwan. Gagamitin po ang benepisyo ng PhilHealth, health maintenance organizations o private health insurance para sa COVID-19 testing para ma-reimburse ang cost of testing. Importante po yan. Babayaran po yan ng PhilHealth o ng iba pang insurance companies. Ang laban po sa COVID-19 ay hindi makakaya mag-isa ng pamahalaan. Tulad ng sinabi kahapon ni Marikina Mayor Teodoro, huwag po nating iasa lahat sa gobyerno. Kinakailangan ng tulong ng kooperasyon ng lahat. Maswerte tayo at marami sa pribadong sektor ang tumugon sa panawagan ng administrasyon na tumulong. Sa huli po, nasa mamamayan. Nasa mamamayan po, nakasalalay ang lahat. Ipagpatuloy po natin ang ating social distancing, ang pagsuot ng maskara, ang pagkakaroon ng distansya kahit sa mga kaibigan at kasama sa trabaho habang kumakain halimbawa at paghuhugas ng kamay. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 updates. Meron po tayong 49,034 active cases. Sa mga aktibong kasong ito, ang ngayon po ay 91.1%, 6.5% ang asymptomatic, 1% ang severe, 1.4% ang critical. Meron na po tayong 112,759 na mga gumaling, samantalang 2,681 naman po ang nabawian ng buhay. Nakikiramay po kami muli sa mga naulila. Dito po nagtatapos ang ating presentation. Kasama po natin ngayon ang ating mga anti-COVID stars para i-discuss po ang detalye dito sa ating planong i-refresh ang ating response dito po sa COVID-19. Nakikita ko na po sa screen ko. Unahin po muna natin si Chief Implementer Secretary Galvez. Sec Galvez, paano po ipapatupad itong mandato ng IATF na palakasin at i-refresh itong ating pagtugon sa COVID-19. The floor is yours, Secretary Galvez. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kagabi po ay inanunsyo po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Metro Manila at karating nitong lalawigan na ilalagay po sa ilalim ng General Community Quarantine. Naging mahaba po ang diskusyon ng Interagency Task Force bago tayo umantong sa desisyon na ito. Ngunit nais naming siguraduhin sa ating mga kababayan na ang pinaghandaan na po at handang-handa na po ang ating pamahalaan, pati po ang local government units, sa muling pagbabalik sa GCQ. In fact, nag-prepare din kami sa ano po na bumaba sa MGCQ. Alam po ninyo, nitong nakaraang 2 linggo ay nag-ikot po ang buong teams ng National Task Force at saka po sinamahan po kami ng core group ng Interagency Task Force sa iba-ibang lungsod at lalawigan para matulungan ang ating mga lokal na pamahalaan na mapalakas ang kanilang localized approach sa implementasyon ng ating National Action Plan against COVID-19. Nag-concentrate po kami dito sa Metro Manila at saka po sa 4 na probinsya na karatig ng Metro Manila. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay katuwang po natin ang ating lokal na pamahalaan sa pagbabalanse ng ekonomiya at ng ating kaligtasan sa kalusugan dahil po sila ang nakakaalam kung ano po ang maganda sa kanilang mga lugar. Sa susunod na mga linggo po, tayo po ay magpapamigay ng mga dagdag na surgical mask sa ibang mga komunidad. Ito po ay kabilang sa ating advokasya na palaging i-observe ang ating minimum health standard. At ito po ang promise ng ating mahal na presidente na magbigay po na tayo ng 20 to 30 million na ano po na mga face mask. Mga kababayan, kami po ay nananawagan na magsuot tayo ng mask at maghugas po ng kamay at umiwas sa mga matataong lugar upang manatili po ang ating kaligtasan. Kaya naman po, lagi po nating tatandaan na tayong lahat, ang gobyerno, ang local government officials, mga pribadong kumpanya at ang mga buong sambayan ng Pilipino ay may iisang responsibilidad upang makasigurado ng kaligtasan ng bawat isa
at ng ating mga pamilya. Sa kabilang banda, kung kayo po naman ay nilalagnat or inuubo yung sa ating mga mamamayan, napapamalas po ng flu-like na symptoms, huwag po kayong magdalawang isip na mag-report agad dito sa inyong barangay o city health offices. Wala po kayong dapat ikatakot. Ang lahat po ay naka-coordinate sa ating mga lokal na pamahalaan upang mabilis, upang matulungan ang inyong pangangailangan at alagaan po natin kayo. Nandito rin po ang ating mga contact tracing teams upang mas espektibo na mabilis nating ma-identify ang ating mga possible and suspected cases. Sa kabuuan po, tayo po ay mayroong 14,348 contact tracing teams na binubuo ng 145,733 na mga miyembro. Dahil dito ang ating pinalakas na contact tracing, dumadami na rin po ang bilang ng ating mga nagtest na mga kababayan. Sa pagtaas po ng bilang ng ating kaso, dahilan po na pinalakas nating contact tracing test, tuloy-tuloy po ang ating pagdagdag ng ating mga care facilities kung saan po natin inalagaan at binibigyan ng karapatang medical na atensyon at monitoring ang ating mga kababayan na nagkakasakit. Kaya po, yung isabi nyo, aming pong binuksan po nung last yesterday. Sa Luzon po ay target natin na kapag magpagsagawa ng care facilities na makakatanggap ng 12,427 na mga pasyente. Sa Visayas naman po, ay may target po tayong 3,565 na mga care facility beds. At sa Mindanao naman po, ang target naman natin ay magkaroon ng 3,893 care facility beds. Bakit po natin binibigyan na higit na halaga at panahon ang pagpaparami na papalakas ng kakayahan ng ating care facilities? Ito po ay upang ang lahat na nagkakasakit at mga potensyal na nakakahawa ay kaya po nating ilagay po sa ating isolation na facilities. Malaki ang numero po ito, lalo na sa Visayas at Mindanao, kung saan hindi pa sa mga oras na ito na kailangan ng ganitong kadaming healthcare beds. Ngunit mas mabuti po tayo na maghanda. Kaya po tayo, ang ginagawa po natin, bukas, pupunta po kami sa Cagayan de Oro para paghandaan po ang Mindanao. So, magitan po ng ating mas pinalakas na testing capacity, ay mas madali po nating matutugunan ang pangangailangan ng mga nakakasakit. Sa ngayon po ay halos nasa 2 milyon na katao ang ating na-test at patuloy pa rin po tayong pagtulong sa ating mga lokal na pamahalaan na madagdagan ang ating mga accredited testing centers dahil napaka-critical po ang matest ang ating mga kababayan at agad na makakuha ng resulta ang mga ito dahil bawat segundo ay napakahalaga po, especially sa mga ano po natin, sa ating contact tracing. Magiging katuwang na rin po natin ang nasa higit na 2,000 mga healthcare Filipino overseas workers na nagsiyuhan po sa ating bansa at sila ay kasalukuyang kinakausap po ng DOH para sa ating recruitment program. Tayo po ay tuloy-tuloy na pagbili ng mga epektibong gamot tulad ng high nasal cannula, remdesivir, dexamethasone, avigan at convalescent plasma upang mapababa po ang bilang ng mga nasasawi. At tuloy-tuloy po ang ating mga eksperto, mga doktor at mga siyentipiko na pag-aaral at pag-ugnayan sa international communities para sa pag-secure ng mga vaccine para sa bawat Pilipino na bunga ng diplomatic efforts ng ating mahal na Pangulo. Kaya po, magpasalamat po tayo at maganda po ang ating mga relationship sa China, sa Russia, sa Korea, Singapore at sa iba pang mga bansa. Sinisiguro po ng ating Pangulo na ang bawat Pilipino ay makakakuha nito lalo po ang mga taong nangangailangan. Ang pagkakasabi niya po sa akin, dapat itong mga vaccine nito dapat maging accessible lalo-lalo na sa ating mga poor of the poorest. Kaya po ang ating call to action, kaya po natin pababain ang ating mga new cases. Kailangan lang po natin proteksyonan ang ating mga sarili. Proteksyonan natin ang mga pamilya at ang ating komunidad. Kaya nga po ang sinasabi nga po ni Secretary Roque, ingat buhay para sa hanap buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Galvez. Kasama rin po natin ngayon ang ating birthday boy,
Walang iba po kundi si Secretary Vince Dizon ang ating testing SAR. Happy birthday, Sec Vince. The floor is yours. Sec Vince. Maraming salamat, Spokes Harry. Wala na po kaming masyadong sasabihin siguro. Ang importante lang ay ngayong nagbubukas na tayo ng ekonomiya dahil kinakailangan na po talaga natin gawin to para maiangat na po natin ang ating mga kababayan at maibalik natin ang kabuhayan ng higit na kararami sa ating mga kababayan. Dapat tatandaan po natin na kailangan talagang mag-ingat po tayong lahat at sundan po natin ang ating mga importanteng kailangan gawin bilang mga responsible na citizens ng ating bansa. Lagi po tayong magsusuot ng ating mask, lagi po tayong maghuhugas ng kamay at magdistansya po muna tayo sa ating mga kababayan. Sa testing po, alam naman po natin na talagang ang main, naging isa sa mga main na objective ng National Task Force at ng IATF ay pataasin ang ating testing capacity. At dahil po sa efforts ng ating DOH at ng ating iba't ibang ahensya, ay halos na mahigit 2 milyon na po ang ating natetest. Target po natin yan sana sa katapusan ng Agosto, pero ngayon pa lang, kalagitnaan pa lang po ng Agosto, eh nalampasan na po natin ang 2 milyon. Nung Marso po, ang maaaraga natin, eh wala pa tayong 20,000 test. 20,000 test lang po tayo nationwide noon. Ngayon, tayo na ata ang isa sa mga pinakamataas o pinakamadami sa Asia na nag-test. Pero kulang pa rin po yan. Kailangan tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtetest, lalo na sa mga areas na medyo matataas ang mga kaso tulad ng Greater Metro Manila area. At hinihingi lang po natin ang tuloy-tuloy na kooperasyon ng ating lahat dahil hindi po talaga kaya ng national government lamang ito. Kailangan natin ng local governments, ang ating mga mayor, kailangan natin ang ating mga private companies, at higit sa lahat, kailangan natin ang lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Salamat, our testing czar, Secretary Vince Dizon. Kasama po natin ngayon, galing po sa siyudad ng Baguio, ang ating tracing czar, Mayor Benji Bagalong. Mayor, nung una na tayo nakapag-usap dyan sa Baguio, sinabi mo napakababa ng tracing capacity ng ilang mga lokal na pamahalaan. Nag-improve na ba ho? Nasa tayo sa ating tracing capability sa iba't ibang lugar ng Pilipinas? Mayor Benji Magalong, the floor is yours. Thank you very much, Fox, Harry. Magandang tanghali po sa atin lahat. Meron lang po akong konting presentation. I-load ko na po. Magandang katanungan yan, Fox, Harry, dahil ito yung bibigay ko sa inyo ngayon. Ito yung ating contact tracing update. Unang-una, gusto ko ipaalam lang sa inyo na bago tayo nag-ECQ, ito po yung ating figure. Lumalabas nga po talagang mababa sa ibang mga lugar. Ano? Tulad ng NCR na bumababa lang, nasa 1:3 lang po sila. Pero latest po, umakyat na po yan na 1:5. Pero kung tatanungin nyo ako kung masaya ba tayo sa figure na to, talagang kulang na kulang pa. Sa Cordillera, mataas to. At nasa 1:22, sa Region 1, 1:13, at yung ibang mga regions naman po, fairly okay lang po yung kanilang contact tracing ratio or efficiency ratio, pero masayang-masaya ho sana tayo kung maabot po sila doon sa linya ho ng 1:30 o 1:37. Ito naman po sa Region 6, sa Region 7, pero na malaki na rin po ang improvement ng Region 7, I just would like to emphasize, ito pong figure na nakikita nyo, ito po yung figure noong August 3. That is around 2 weeks nung nag-umpisa po tayo ng massive po na capacity building sa iba't ibang mga region. So ito na rin po sa region na sa Mindanao naman, mababa pa rin noong August 3. Ito po yung pre-MECQ sa Metro Manila at sa 4 na probinsya. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo itong graph na ito na lumalabas. Gusto ko lang ipaalam din na ang mga figures na pinapakita ko po sa inyo galing po yan sa WHO. Kaya po, very objective po itong mga datos na binigay po sa atin.
kung ma-check, kung titingnan niyo po itong graph, very gradual po. Ito po yung nag-umpisa po tayo ng capacity building. Ito na po yung number of contact trace. Ito po yung graph na yan. Ito po yung linya na yan. Very gradual po ang taas. Pero after 2 weeks, kita niyo po, nagkaroon na po ng surge. That's a very good improvement. Pero kung tatanungin niyo ulit kung masaya po ba tayo sa figure na ito, I was expecting po na sana very, very steep ang spike nito. Sayang po yung ating objective para siguraduhin po natin na effective po yung contact tracing ng ating mga local government unit. For this week, we have scheduled or planned for the site training po sa Region 10. Bukas po yan. Meron po rin kami mga virtual training sa Region 4B, Region 8, Region Caraga. At tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan po namin sa regional directors po ng mga regions na yan. We will also conduct analytical tools training sa Regions 1, 3, 4B, and Region 8. At yung itong week na to, i-deploy na po namin yung aming contact tracing diagnostic questionnaire para malaman po natin kung nagkaroon po ng improvement. Ang kailangan po lang natin nakasagutan dito, yung katotohanan at sana po yung ating mga local government units ay magbigay ng mga katotohanan at truthful and honest na data or datos. Now, ito naman po yung aming nalaman tungkol sa bakit lumalabas na poor performance ang local government units pagdating sa contact tracing. Unang-una, kulang po ang active involvement ng mga ating mga mayor. Sana, gusto ko lang pong emphasize dito na sana po ang ating mga mayors will be directly involved sa contact tracing. Ang ating local government unit, kuminsan binibigyan nila ng importansya yung ibang mga relief of ibang activities sa COVID-19 tulad ng relief operation. At nakakalimutan nila na sa backstage lang yung contact tracing. Na-overwhelmed din sila sa large number of daily cases. Karamihan sa mga contact tracing natin during that time were not incentivized. You know? And some of them are still not incentivized as of this date. Sa kanila na yung sa kanila yung contact tracing, sila pa yung swabbers, sa kanila pa yung sasakyan, sa kanila pa yung gasolina. Kaya kuminsan nawawala na silang gana magtrabaho. Yung ating ibang local government unit, nawala sa kanila. Hindi nila na-realize yung in context, in its entire context, yung importansya po ng contact tracing. Finally, yung lack of trained contact tracers. Ito po yung ating pinapaiting ngayon. Tatlong regions na lang po ang tinututukan natin. And finally, may mga local government units na wala pong sapat na pondo para suportahan yung kanilang contact tracing. Maraming salamat po, Secretary Harry. Yan po ang sa lugar po ng contact tracing. Maraming salamat, Mayor Benji Bagalong. At kasama rin po natin ngayon, syempre po, ang ating treatment star. Dalawang bagay po ang nasa isipan ng ating mga mamamayan. Paano ba magamit yung One Hospital Command Center? At Nasaan na po tayo ngayon sa mga karagdagang critical care capacity na minamadali natin buksan? Si Treatment Sir, si Yusek Bong Vega po. Magandang hapon, Sec Harry. Magandang hapon po sa lahat. For the One Hospital Command, operational na ho. Ayan, mga for 1 week na ngayon. At nakikita namin na ang dami ng tawag sa amin kasi nagko-coordinate kami sa mga lahat ng calls coming from the citizens and the facilities, no, naghahanap ng transfer or referral to hospitals and TTMFs. Ngayon po, nakikita po namin na kailangan palakasin namin yung call center activity namin na offsite. Kaya gumawa kami ng paraan ngayon na magkaroon ng another offsite call center to accommodate all calls kasi nakita namin ito yung weakness namin. At saka maghahanap din kami ng pinadamihan din namin ang number of cell phones or number na pwede makontakt yung mga call center na pwede i-redirect sa mga doctors namin sa MMDA platform para magkaroon ng medical direction. So yun yung nangyayari po ngayon, pinapaigi po namin yung call center para magkaroon talaga ng coordinated care. Pangalawa ho, sa increase in systems capacity or health system capacity, nakita naman natin sa last month na mag-monitor kami ng mga public and private hospital, last month ho, ang private hospital, nasa 8 to 10% allocation lang sila in terms of sa mga allocation for COVID beds. Pero ngayon ho, after a month na
Araw-araw namin sila nakakausap, nakikita namin na umaabot na sila sa 18 to 20% allocation. So nag-increase na rin ang mga private sectors, lalong-lalo na yung mga level 3. Pangalawa, yung sa mga public hospitals naman, dati, last month, nasa 15 to 17% range lang yung allocation nila. Pero ngayon ho, dahil nakakausap naman namin at saka kung paano mag-adjust, umaabot na rin sila sa mga 30 to 35 bed allocation. Pero ang pinakamaganda nangyari po kasi yung for one month, piniprepare ho namin yung East Avenue Medical Center. Ito yung bagong building na 6-story na nakita namin last month na 96% completed. So kinausap namin yung contractor at saka si Sec Villar at saka si Emil Sadain na kung pwede matapos ito at ma-inaugurate after tayo mag-ECQ, MECQ. Na yung nasa DCQ na tayo, ito yung pinapakita namin na mayroon ng kapasidad yung hospital na yon na mga 250 beds ho yan, tapos may 30 intensive care units. Pero ngayon, ang opening ho, mayroon kami mga 180 beds na ready kaagad at 15 intensive care. So ito yung isang malaking nangyari ho sa increase in capacity dahil ito ay makaserve talaga ng malaki, lalong-lalo na sa Quezon City na medyo mataas din ang number of COVID cases. Pangalawa ho, nagkaroon din kami ng kaugnayan sa DPWH through Secmar Villar na kung pwedeng magkaroon tayo ng pop-up modular hospital. Ito yung pop-up modular hospital, gagawin ho in 3 months. So probably siguro ho, ma-realize to by October, ang first ho nito na 110 bed capacity na for moderate and severe cases ho yan. Kasi ito ay designed actually for that mga pasyenteng ganoon na meron ding silang oxygen oxygen lines for severe cases. Ito ho ay mangyari ho sa QI at ang operations nito will be an extension of retained government hospital. Ang na-recognize po namin diyan ay yung Jose Reyes Memorial Hospital, sila ay mag-ooperate at ito lang yung extension ng kanilang hospital, para bang yun ang COVID center nila for Jose Reyes. Yun din ang gagawin ho namin sa Batangas City, sa South, kasi nakita din namin na tumataas ang Calabarzon dahil ang infrastruktura doon, mahirap na rin talagang mag-extend ang hospitals. So magkaroon kami ng pop-up modular hospital na naman na composed of 110 beds. So ito din mangyari din sa Amang Rodriguez na magkakaroon din sila ng pop-up modular bed to extend ang facility ng COVID patients. Ito po siguro mga kung before the end of the year matatapos po namin yan, pero yung sa QI siguro mauuna talaga yon, yung pop-up modular laboratory. Ito ay makaka-enhance talaga ng ating systems capacity network. At isa pa, nakikipag-ugnayan din kami sa local government units, lalo na yung mga level 1, level 2, level 3, na magkaroon sila ng flagship hospital. Ang ginawa ho namin itong model ay yung Amang Rodriguez being the flagship hospital ng mga level 1, level 2, level 3 na LGUs sa Rizal provinces for their service delivery network. Kasi dito nakikita nila kung saan ilalagay yung mga severe and moderate, at saka yung mga moderate naman ng Amang Rodriguez pwedeng mailagay sa mga LGUs non-identified. So ito yung mga gandang nangyari po in terms of system capacity, mag-improve ng infrastructure at the same time, magkaroon ng very efficient, coordinated referral systems among the LGUs and the retained hospitals of the Department of Health. Salamat po, Sec. Harry. Okay, mukhang nawala ang audio ni Treatment SAR. So okay ba ang audio ko? Well, yes, pumunta na po tayo sa ating open forum kasama ang ating mga miyembro ng Malacañang Press Corps. Pero bago po diyan, linawin ko po no sa religious services, sa GCQ, 10 katao or 10% of capacity whichever is higher. Yan po ang religious gathering. So 10 katao or 10% of capacity
whichever is higher. Now, Yusek Rocky, ang ating, yes, kung si Secretary Vince ay ang ating birthday boy, si Yusek Rocky ang ating birthday girl. Happy birthday, Yusek Rocky. Thank you, Secretary Roque. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating po mga bisita. Magandang hapon po. Opo. Secretary, ang una pong tanong galing kay Francis Wakefield of Daily Tribune. Ito po ang tanong niya. Teka, meron pa pala tayong panauhin. Wait. May panauhin pa pala tayong isa, no? Galing po sa Philippine College of Physicians, si Dr. Panaligan. Doc Panaligan, sorry po ah, medyo hindi ko nakikita sa screen eh. Dr. Panaligan? Doc Panaligan ng Philippine College of Physicians. Baka may delay lang. Yeah, magandang tanghali po, Secretary Roque. Thank you for joining us, no? At siyempre po, matapos po ang dalawang linggong hiningi ng ating mga frontliners para mag-time out, na sinimantala rin po ng gobyerno para i-refresh ang kanyang COVID-19. Ano pong maasahan natin ngayon? Yes, Dr. Panaligan, the floor is yours. Yeah, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Unang-una, masaya ang grupo dahil natugunan agad, no? Mabilis ang naging aksyon ng ating Pangulo at nabigyan ng mga bilin ang lahat ng mga opisyal sa gobyerno, lalo-lalo na ang ating SARS na narinig natin kanina. At simula noong nakaraang dalawang linggo, no, maraming pagpupulong ang nangyari kasama ng aking grupo. Bukod sa Philippine College of Physicians, kasama rin namin ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 na nagawa o gumawa ng napakaraming solusyon at na ibahagi ito sa Department of Health, no, para maisakatuparan din at para ma-integrate din sa lahat ng mga programa ng ating gobyerno. Unang-una, napalakas yung healthcare workforce natin, no? Kung narinig nyo nga kanina si Yusek Vega, sinabi niya yung One Hospital Command, no? Kasama doon yung pagtulong, no, sa mga ospital na nangangailangan ng mga dagdag na tao. Bukod pa doon, dahil sa One Hospital Command, no, na napalakas yung referral network, yung linkages, no, lalo-lalo na sa iba't ibang ospital para matugunan yung mga paglilipat o yung paghahawak ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong, no. Pero siyempre, mas maganda, mas papalawak pa ito, no, para sabi nga niya kanina, para umabot sa mga LGUs, no, na kailangan ng tulong, kailangan mapalakas pa natin to, lalo-lalo na sa ating mga mayor at sa ating mga barangay officials, para matulungan din natin ang iba't ibang tao na kailangan magkumonsulta, no, dahil sa sakit na ito. At ganun din, no, narinig din natin kanina, no, si Mayor Magalong sa contact tracing, although mababa pa din, pero papalakas padami ng padami ito, no? At kami ay umaasa na mas magiging malakas pa ang contact tracing, lalo-lalo na, no? Dahil tandaan natin, marami pa rin ang mga asymptomatic na hindi natin malalaman na magkakaroon ng sintomas at kakalat ang sakit ito kung hindi natin naagapan ito, no? At siyempre pa, importante din, no, yung mga gamot na may bibigay natin, lalo-lalo sa mga nasa ospital, no? So, ngayon na nasa GCQ na ang NCR, no, siyempre kasama kami sa pagtulong, no, sa pag-alalay para ma-monitor ang lahat ng mga programa na ginagawa ng gobyerno. Siyempre pa, importante, no, na masabi natin at palagi nating ulit-ulitin sa ating mga kababayan ang importansya ng infection control, no, yung pag-iingat. Hindi tayo dapat maging kampante. Kailangan nating isipin na lahat tayo, no, posibleng maging carrier at lahat tayo ay posibleng ma-infect o magkaroon ng sakit na ito, no. So ulitin ko, yung sinabi kayo ni Secretary Roque, importante na magsuot tayo ng mask, lalo-lalo na kung kailangan at lalo-lalo na kung tayo lalabas. Siyempre, ang physical distancing, ang distansya natin, kailangan mahigit isang metro, no. At saka pangatlo, siyempre, yung paghuhugas sa kamay, no. Huwag din natin kakalimutan, siyempre, yung kailangan nating tandaan, no, kung saan tayo nanggaling, lalo-lalo na kung nagkaroon tayo ng sintomas, no. So tandaan natin yung huling dalawang araw, kailangan malaman natin, matawagan natin kung sino naging contact natin para matugunan din natin ang pagko-contact tracing at para makatulong din tayo sa lahat.
At ulitin ko yung sinabi kanina ni Secretary Roque, no? Ingat buhay para sa hanap buhay, at tandaan natin ang buhay at kabuhayan ay tunay na magkaagapay para sa pamilya at bayan. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Panaligan, at maraming salamat po sa lahat ng ating frontliners. Talagang napakalaki po ng utang na loob ng sambayanan sa inyo. Maraming salamat po. So, Yusek Rocky? Yes, good afternoon. Your questions. Good afternoon, Secretary Roque, at sa ating po mga bisita. Ang una pong tanong galing kay Francis Wakefield of Daily Tribune. Ito po tanong niya, people are asking about transportation after President Duterte approved IATF's recommendation to bring back GCQ in National Capital Region, Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna. Same lang po ba ito as before or madadagdagan pa ang mga public transport on roads? Siguro kasama, kung kasama dito po yung mga jeepney, Secretary. Okay. Well, sangayon po sa DOTR, meron po tayong suma total, no, 12,443 na mga public utility vehicles na pinayagan ng mamasada ngayon. Kasama po rito ang mga PU buses o PU yung mga bus, 3,662, point-to-point bus, 364, ang mga taxis, 20,493. Ang Transport Network Vehicles Network, 23,776. Ang UV Express, 641. Ang total number of traditional UV Express routes open since GCQ started, 1,621. Modern public utility jeepneys, 716. Traditional public utility jeepneys, 1,200. Tapos meron pang additional routes, 2,295. No? Ang total number of traditional PJ routes open since started, 126. Ang total number of authorized units po ay 12,443. Ito pala po ay para lamang sa traditional public utility jeepneys. No? So I stand corrected. Yung 12,443 ay para lang sa PJ. Hindi ko na po nasuma total yung lahat-lahat. Pero yan po ay mahigit kumulang po 50% na po yan ng ating capacity, kung di pa po mas mataas. Next question please, Yusek. Opo, ang sunod yung tanong. Happy birthday muli, ah. Thank you, Secretary. Can you walk us through sa naging virtual meeting daw po ni President Duterte? Nag-object ba siya initially sa recommendation ibalik ang Metro Manila sa GCQ? Or did he approve it immediately, knowing fully well na need na ma-open uli ang economy? Well, una po niya akong tinanong kung ano yung rekomendasyon at ano yung mangyayari sa mga lugar na nasa ilalim ng rekomendasyon at GCQ. Pagkatapos po niya nag-report si Secretary Galvez, si mahabang ginawa na po ng asan. Tinanong niya kung may si Secretary Delphine Lorenzana makapag-broadcast si Presidente ng mas maaga dahil aming nagliliparang mga tugan ni Presidente. So, ang pinakamagandang balita po kagabi, nakita ng taong bayan si Presidente, malakas po at in fighting spirit, lalo na yung siya ay nagtalumpati na naman tungkol sa pinagbabawal na droga. So, ang sumatutal po, ang pinaka-effective na para mag-dispel ng mga chismis at fake news na nagkasakit daw si Presidente at nagpunta ng Singapore, ay yung pagharap niya sa taong bayan kagabi. Opo, Secretary, nag-choppy ka kanina eh. Ang tanong po niya, kung initially yung recommendation na ibalik, did he approve it immediately? Naintindihan po niya na napakatindi na po na epekto ng lockdown sa atin. No? Meron pong 16.5 contraction na ekonomiya. Sabi nga ng SW survey, mas mahigit kalahati nagsasabi mas mahirap ang buhay nila. Sabi ng SWS, 44% ang nawalan ng trabaho. Malaki rin ang estimate ng Philippine Statistics Office sa mga nawalan ng trabaho. So ang explanation nga ng Presidente, kinakailangan balansehin na yung kalusugan at hanap buhay. At hindi naman po pwedeng di tayo mamamatay sa COVID, mamamatay naman tayo sa pagkagutom. No? So hindi po niya tinalo, kumbaga hindi niya kinestyon yung desisyon na mag-GCQ. Pero talagang he went out of his way na
sabihan ng taong bayan, kinakailangan matuto tayong mabuhay kasama ang COVID, wearing of mask, social distancing, paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face shields sa trabaho at sa pampublikong transportasyon. Next question. Okay, siguro kung meron, wala ka na ibang tanong, tatawagin ko na si, well, memoryado ko na kung sino yung unang magtatanong. Joyce Balancho, DZMM. Yes, good afternoon po, Secretary, and to our guests. There is a move po in the Senate to investigate the assignment of IETF members sa LGUs po, Secretary Roque, si Senator Risa Hontiveros. She has filed a resolution to look into what she said as toxic micromanagement and an interference to barangay affairs. Any reaction to this, Secretary? Well, mali po yung interpretation ni Senate, ni Senator Hontiveros. Wala pong intervention, wala pong paghimasok ang ginagawa namin. Tinatanong lang po namin kung paano makakatulong ang pangnasyonal na gobyerno sa mga lokal na pamahalaan. At ito naman po naging karanasan natin sa Cebu at sa iba pang mga lugar kung saan matinding pagsubok, pero nagawa naman po ng paraan. No? So it is not our intention to intervene with the works of the local government units. Bigay lang po kami ng suporta. Apo. Kay Secretary Galvez po. Inaw po talaga yan na hindi kami maghihimasok. Si Secretary Galvez can add siguro. Opo, alam niyo po sa implementasyon ng ating concept, hindi po pwedeng ano po eh, dapat makita po natin kung nag-harmonize ang local government officials at saka po yung national government. Kahit na maganda po yung ating plano, pero hindi po nakikita ang implementasyon sa baba, wala po mangyayari po sa ating plano. So ang ginagawa po natin, bumababa po tayo, tinitingnan po natin yung ano, yung buo na plano natin ay na-implement sa baba. At ang ano po natin doon, ang pinaka-immediate ano po natin doon na bumababa po tayo sa mga different cities at saka mga provinces ay para tingnan po natin kung ano po yung nangyayari po doon at saka yung totoong datos. Nakita po natin, marami tayong question about the data and about yung decision making natin. Doon natin nakikita talaga kung ano ang nangyayari at ano po ang concrete na mga data at saka po ano mga problema at saka yung matinatawag nating gaps between the national and the local policies. So doon po maganda po kasi pagka once na yung ano yung ating concept at ating plano ay naibaba po at na-implement po hanggang sa barangay ay doon po natin makikita yung tinatawag na magandang patutunguhan. Nangyari po yan sa ano sa Cebu. Nakita po natin no nagkaroon tayo ng kahirapan na mapababa ang ating pong ano ating pong kaso ay tiningnan po natin kung paano po ang magagawa po natin at naitutukan po natin mabuti yung ano po natin. Sa ngayon po yung pag-assign po natin no, parang nakita po natin na pag-usapan po namin sa IETF na ang pinaka parang ano parang main objective po ng ano po natin ay para pong matulungan po natin at maibigay po natin ang dapat nating kinakailangan na doon po sa mga baba. Ito po ay hindi po sa interference that alam po natin ang local government unit, alam po nila ang kanilang ginagawa at alam po nila ang mabuti para sa kanilang mga constituents. So yun lang po ang ano po natin ay para mapaganda ang implementasyon. Sa lahat po ng plano, ang pinaka-importante po sa lahat ang implementasyon. Yes, your second question, Joyce. Apo, pagdating naman po sa health protocols para lang ma-prevent yung reinfection kasi po with the recent case of Interior Secretary Eduardo Anyo, yesterday Secretary Roque, you mentioned na you thought that once you contracted the virus and you recovered, may antibodies ka na, therefore less possibilities of being infected again with COVID-19. Now with these cases of reinfection, meron ba tayong gagawing readjustment pagdating sa health protocols? First, ano po ba yung health protocols natin for those recovered patients? And dadagdagan or i-adjust po ba natin ito given na meron tayong cases of reinfection? Pwede po si Secretary Dizon din po dito and Yusek Vega. Doc Vega, because it's a medical question, I will defer to you. Ang katanungan po, if nagpag sa reinfection kasi, kung na-isolate ka at saka na-quarantine ka for 14 days at wala ka naman symptoms,
at wala ka namang deterioration sa iyong clinical health, deemed ano na kayo, recovered. Yung reinfection kasi, pag minsan yung after nung nag-quarantine ka, tapos nag-positive ka uli after say 1 week, it could be possible na yung debris kasi ng virus, nadidetect pa ng, ano, ng PCR machine. So nagkakaroon ka ng parang positive sa COVID. Pero in actuality, hindi ka na infectious at that time at saka baka debris na lang yun ng virus. The only way to tell na talagang reinfection ba yan, kung ma-culture mo yung virus. That's the gold standard. I-culture mo talaga ng virus. But it is very hard to do that. So we always presume na pag na-positive ka after an isolation, we always take it not as a reinfection, but rather as a detection of a debris coming from a previous infection of the virus. Your last question, Joyce? Apo. Kay Secretary Galvez lang, earlier sa opening statement niyo po, Secretary, you mentioned that the National Task Force is also preparing for MGCQ for Metro Manila. Tama po ba yung rinig ko? So are we anticipating na maybe after August 31, Metro Manila and nearby provinces will be placed under MGCQ? Ready na po ba tayo for that scenario? Ang ano po natin, sa plano po natin, laging dapat po 2-step or 3-step ahead po tayo. Dapat ang preparation natin, hindi lang yung GCQ. So kung ano ang nakita natin na opening, titingnan natin din yung consequences. And from there, pinag-aaralan po ng mga ibang ano po yan. Nakatanggap po ako ng mga information from Ateneo, UP, and also UNDP na kung magpe-prepare tayo sa MGCQ, mas mataas ang capacity level na dapat nating pamantayan. At the same time, kailangan po yung preparation natin sa isolation facility, sa ICU beds, at saka sa tinatawag natin yung preparation natin sa protections, dapat po iangat po natin ang level. So yun po lagi ang dapat natin gawin. When you are planning something, you have to be 2 to 3 steps forward. So hindi lang po sa GCQ ano po natin. We will plan until the new normal, until the vaccine is has arrived. Thank you po. Going back to Yusef Rocky, please. Yusef Rocky. Thank you. Okay, Secretary, tanong mula kay Arian Meres ng ABS-CBN News Online. What is the President's schedule daw po for the rest of the week? Ang alam ko po, babalik si Presidente dito sa Maynila. Ang second question po niya, President Duterte said last night that the Philippines was willing to pay for COVID-19 vaccine. Does the government still assure that it could provide the vaccines for free to poor Filipinos and for how many? Yan po ang pangako ng ating Presidente. 2 doses of the vaccine to the 20 million poorest of the poor Filipinos, kasama na rin po ang mga frontliners at yung merong mga sakit, no? Comorbidities. So, in-explain na po ni Secretary Dominguez kung paano natin babayaran yan. Ang mag-aangkat po ay PITC, ang magpapautang po ay Land Bank at DBP. Opo. Question for Dr. Vega. As a doctor, do you think Metro Manila is ready for GCQ? I think as a doctor, what is very important is that ang ating health systems must not be overwhelmed. And this is the reason we are trying to increase the number of beds, especially the intensive care units, and of course the isolation beds, and even the temporary treatment facilities. First, sa mga critical units po natin, nakikita natin na what we're trying to do right now is ramp up the ICUs. And we have planned many plans on doing this strategically, really, to come up with better and pop-up extensions of a hospital. Halimbawa, sa lung center, we're trying to convert about 20 isolation rooms there na magiging ICU kasi ito yung critical needs talaga. So we are going to do that. Ginagawa na ho yun ngayon. At saka yung mga pop-up modular hospitals na gagawin po namin as extension facilities of the hospital. So yung katanungan ho, for GCQ, I think the health capacity, although nasa taas nga ang volume of patients coming in, pero naghahanap pa rin tayo ng mga paraan kung paano natin ma-increase to, not just in Metro Manila, but also on the outlying regions. No? Nakikita natin sa Calabarzon, how we can possibly network with the bigger private hospitals there at saka yung mga local hospitals para magkaroon naman ng
sapat na beds in case mangangailangan ng mga pasyente. Okay, thank you, Doc Vega. Maricel Halili of TV5. Hi, sir. Magandang hapon po. Sir, we saw the public address of President Duterte last night, and well, he's very much alive and kicking. Pero some of the netizens po, napansin lang yung kanyang right eye na medyo drooping daw. Ano po yung explanation natin dito? Why is it like that, sir? Hindi ko naman napansin ang kahit anong kakaiba sa mata ni Presidente. I mean, sa tagal ko siya kakilala, ganoon naman talaga yung mata niya, no? So I did not see anything noteworthy, no? Pinagmamasdan ko rin siya kagabi, no? At he was at his best, no? And talking about the anti-drug campaign, no? So hindi ko po nakita yon, yung cooking eye niya. Opo. Sir, maybe you and Secretary Galvez can answer the next question. Kasi some of the mayors were asking na sana a stricter implementation of GCQ yung gawin in Metro Manila. Are we going to heed to this call? And when we say stricter implementation of GCQ, what do we mean by that? Will there be any changes on the policies, and how should we deal with the quarantine violators? Well, nalaman ko lang po yung decision ng Metro Manila Governors through GM Jojo, no, ng MMDA. At sinabi nga niya na matagal din nag-usap ang mga mayors. In the end, they voted na GCQ, but the original version of GCQ implemented in June. I guess they were referring to yung mga capacities ng restaurant, yung mga ilang industriya na hindi pa bukas in June, no? Now, offhand po, ang naging decision ng IATF was to GCQ. Yung recommendation was to go to GCQ as we know it, no? Pero this is without prejudice to the IATF reconsidering siguro and taking into consideration the suggestion of the Metro Manila mayors. Si Secretary Galvez, Bali po, lagi po kaming sir, sir, magandang umaga po ulit. Ako po, madalas po kami po na kausap po ng Manila mayors. Always, marami po kami mga consultations. Ang isa sa mga hinihiling lang ay talagang yung magkaroon ng yung implementation na stricter GCQ, yung original version na yung walang exceptions. Ibig sabihin, dahil ang ano po natin, ang mga Manila mayors, nakita natin na matataas talaga yung mga cases po dito sa NCR, and they wanted to control the rise by having a stricter policy, kasama po yung tinatawag nating mga localized lockdown at saka yung granular lockdown. Ang ano po dito ay hinihiling po nila na dahil po iba-iba rin po yung conditions sa Metro Manila, ay mabigyan po sila ng tinatawag po na parang tinatawag nating autonomy or tinatawag nating discretion, considering that sila po ang nakakaalam po ng mga nangyayari po doon sa kanilang mga lugar, at at the same time alam po nila kung saan nanggagaling po ang mga spikes. So ang hinihiling po nila ay magkaroon po ng tinatawag na dialogue between the business sector and the LGU, so that during the opening of the economy, alam po nila yung mangyayari po na anticipate po nila. At nakita rin po natin na dito po sa area din po ng Laguna at other areas, maganda po na nag-uusap po talaga yung LGU, especially mga mayors at saka yung governors at MMDA doon sa mga business sector, para alam po lahat ng gagawin po na kung mag-open up sila sa ganito, mag-anticipate po ang mga mayors kung ano po mangyayari. So yun po ang gusto po nila, na there is a harmonious relationship between the private sector and also the business sector and the LGU, so that yung lahat po ng ginagawa po nila, lalo na po yung pag-iikting ng ating tinatawag nating mga protocols, ay sabay-sabay din po sila. Meaning, yung protocol po ng contact tracing, dapat alam din po ng protocol ng mga private sector. So yung tinatawag natin yung ownership ng strategy, dapat lahat po sila, kasama po yung MMDA, kasi yung po ang ano nila na one for all for one. Ganun po ang inaano po ng mga mayors po natin. So ibig sabihin, sir, hindi, for now, hindi po natin ibabalik dun sa GCQ policy nung June na, I think that was no dine-in, sarado yung salon, wala po munang ganun.
Ang ano po nila is pag-usapan po ng ng mayor at saka yung business sector para at least po ang makontrol po natin talaga muna yung situation. Then we will be moving forward, opening little by little yung tatawag nating dahan-dahan, unti-unti at saka yung hinay-hinay na opening ng mga business. Sir, last na lang po. Secretary Roque mentioned earlier yung mga nagawa po natin in the last 2 weeks ng MECQ. Do you now consider yung imposition ng MECQ natin a success? Did the government achieve your target to give time out to healthcare workers? Palagay ko mo. Yes, Sec. Galvez. So nakita po namin na nung ginawa po namin, in-exploit po namin yung MECQ na 2 weeks. Actually po, kung titingnan nyo yung activities ng IATF at saka yung NTF, nagtulong-tulong na po kami na talagang magkaroon ng localization, ng implementation ng National Action Plan. Importante po kasi nakita po namin na MECQ is not a sustainable strategy. Ang pinakapanag way forward talaga po yung granular implementation ng lockdowns. Kasi po, pagka nag-MECQ po tayo, ang laki po ng collateral po sa livelihood ng mga tao po natin. So, ang nakikita po natin, if we will empower our LGUs, dahil sila lang po ang pinaka-leader ng ano na, sila, they are the generals of the battlefront, kung sila po ang mamumuno po talaga na ano po, nakikita po natin na yung mga areas na dapat na i-lockdown at nakikita natin mga cluster of cases, mas madali po yung ano yung mga response at saka yung tinatawag nating interventions. Kaya po yun po ang ano po natin na talaga po ang way forward po natin is localization of the implementation of the National Action Plan. Well, siguro dadagdagan ko lang ang pinakaimportante po diyan, yung sinabi ni Yusek Vega, yung karagdagang mga bed capacity for COVID na buksan na po natin, yung karagdagang bed capacity for ICU at yung karagdagang mga health professionals, no? We have had more than 5,000 recruited health professionals and we're now recruiting online, no? Dati kasi manual, ngayon online na. So I think we will achieve our objective pa rin of 10,000 additional. And we have at least a minimum of 100 doctors who have responded our calls from Region 1, 2, and 3 for them to temporarily practice in Manila dahil nga mataas ang kaso, no? So I think that's the most important achievements. At in 2 weeks time, makikita naman natin kung ano nangyari dun sa ating R-naught na tinatawag at sa ating case doubling rate. But it's too early right now to find out, no, kung gaano talaga yung binaba ng R-naught given na meron talagang 2 week gestation period. Yes, your final question. Salamat. Okay na sir, maraming salamat po, Secretary. Thank you very much, Maricel. Thank you. Back to you, Sec. Rocky, please. Yes, Sec. Rocky. Apo, Secretary, ang tanong po galing kay Jenaline Kabiling ng Manila Bulletin. What prompted the IATF to suspend the overseas deployment of health workers? How many health workers are needed to boost the workforce? When will the suspension be lifted? Well, unang-una po, hindi naman IATF ang nagsuspindi talaga niyan. Matagal na pong suspendido ng POEA ang deployment, no? Hindi po sila nagpa-process ng mga bagong permits, no, to work abroad, no, for medical professionals, no. So rini-reiterate lang po yan ng IATF at citing the relevant POEA issuance. At ang dahilan po is charity begins at home. Mas nangangailangan po tayo ngayon ng ating mga health professionals dahil nga 2 weeks ago humingi ng time out yung ating mga frontliners, no. So, yan po ang kadahilanan in addition to the fact na pinag-iingatan din natin ang kalusugan nila dahil kung pupunta sila sa mga lugar na mas maraming COVID cases, no? Kailan po, hindi po natin masabi kung kailan, but we have a state of public health emergency. So, siguro po pag humupa na po itong health emergency next. Pwede magdagdag. Yes. Alam niyo po, yung pinaka-importanting resources ngayon po sa fight natin sa COVID is yung hospital administration at saka po yung ating mga healthcare workers. We need to preserve them and we need to reconstitute more reserve para po ma-sustain po natin yung fight natin. This is a long fight po. Kailangan ma-preserve po natin yung strength ng ating mga healthcare workers. And if we will allow our healthcare workers to go abroad, there will be a moral problem. Alam nyo po, sa atin po, ang tinatawag po natin,
si Napoleon Bonaparte, nagsasabi po na war is a matter of moral. So therefore, kailangan po natin i-reconsolidate po natin ang ating mga health workers. And we have to preserve them to serve our country. This is the heroic ano natin po na duty po natin as doctors and nurses to serve our country, to serve our people, to serve our humanity. Okay, next question, Yusek. Secretary, I think si Melo Acuña na po. Okay, Melo Acuña, please. Melo Acuña. Good afternoon, Secretary. My questions are unrelated to COVID, but allow me. Looking at the photos from the Philippine Red Cross and PIA Bicol through the NDRRMC, government and private buildings were damaged by the strong earthquake in Masbate. Would the Office of the President order a review of the compliance with the National Building Code? Secretary. Well, yan naman po ay palaging tinitignan ng NDRMC kapag nagkaroon po ng sakuna, lalo na ng earthquakes. Pero tayo po, we have the strictest building code no in Asia because of the earthquakes that we have. So I'm sure titignan po yan nung i-assess ng NDRMC ang mga damage at titignan kung meron ang paglabag sa business, sa building code. Pero sa akin naman, dahil nga sanay tayo sa mga sakuna, yung mga tulong at mga ayuda na kinakailangan ng mga biktima, lahat po yan naka-preposition, I understand. No? So hindi na po talaga mag-aantay ng delivery of humanitarian assistance. Meron na po tayong naka-preposition dyan. Dadagdagan na lang po siguro yung mga assistance, lalong-lalo na yung after making assessment kung ano talagang kinakailangan po dyan sa Masbate. Thank you very much. For Yusek Bong Vega, yes, Yusek, good afternoon. Good afternoon po, sir. Would you order a study or an assessment of the structural integrity of government health facilities in earthquake-stricken areas, particularly Masbate, Mr. Yusek? Yes, sir. I think that's part of the regulation, sir, especially dito under the Department of Health. We have the regulators composed of architects and engineers, and they will really look into the stability of buildings. And I think that would be one of their components in terms of the how safe is the building is. So I can always relay that to the engineers and architects of the regulations team. And please update me. Thank you. Sure. Thank you very much. Good afternoon. Thank you. Secretary, may ang susunod po. Balik tayo. Yes, Secretary. Ang tanong po galing kay... Wait lang po. Medyo nag-freeze tayo. Opo. Ang tanong po galing, Secretary, ang tanong po Mr. galing... Yes, Secretary. Ang tanong Crying. Po galing... Yes, Secretary, ang tanong po galing kay Sam Medanilla ng Business Mirror. Ang tanong po niya for Secretary Roque, ilan pong vaccine ang expected bibilhin ng government na vaccine sa Russia at magkano po kaya daw ito? Secretary Roque, I think pwede po kay Secretary Galvez? Yes. I'm back. Okay, Secretary. Ulitin ko po yung tanong ni Sam Medanilla. Wala po just address your question. Yes. Okay, ang sagot ko po dun sa nawala ako sandali, ang sabi po ng ating Pangulo at ni Secretary Dominguez, we are scheduled to buy 20 million for 20 million people at 2 doses. So that's 40 million, no? 40 million ang bibili natin. Hindi ko lang po alam kung ilan ang bibili galing sa Russia o ilan ang bibili sa iba't ibang parte ng daigdig. I guess that will depend later on po kung ready na talaga ang mga vaccines, no? Kung ilan yung magiging available din. Pero ang target total na bibilin po natin for the poorest of the poor ay 40 million doses of the vaccine. Opo. Questions for Secretary Galvez.
galing pa rin po kay Sa Medenilla. Meron na kayang classroom na nagamit na ang government to serve as an isolation facility? If yes daw po, ilan pong patients na ang na-isolate sa nasabing mga facilities? For Secretary Galvez po. Nagsimula po ang ating ano, ang ating mga COVID cases. Meron na po tayong nagagamit na mga school buildings, especially dito sa Metro Manila. Ano po ngayon at maganda po ngayon at pinapayagan na po na paggamit to na yung 50%. Sa ngayon po, marami po, halos libo-libo po ang nagkaroon ng tinatawag nating experiences na talagang doon sila na-quarantine sa ano, sa mga school buildings, kasi po lalo na po sa mga barangay ang pinaka nakikita natin na accessible na ano, na maging quarantine facility ay yung mga school buildings. So yung school building po nagagamit po talaga natin na isolation facilities. But yung iba po na mga isolation facilities, gumagawa po ang mga ibang mga mayor sa mga tinatawag natin mga sport complex at saka mga tinatawag na multipurpose buildings. And we are now also constructing mga modular ano, modular isolation facilities, particularly doon sa areas ng Laguna at saka dito sa areas ng Central Luzon. So nagagamit po natin at kami po nagpapasalamat sa DepEd at binigyan po tayo ng permission na magkaroon po ng kahit na 50% po na isolation facility sa ating mga schools, school buildings. Yung third question niya po ay para kay Secretary Galvez and siguro po para na rin po kay Yusek Vega, kay Dr. Vega. Ito po yung tanong niya, how will the new reported new strain of COVID-19 affect the government measures against the pandemic? Secretary Galvez. Kung sinasabi po na yung strain na ito ay mas mabilis ang paghahawa, ay palalakasin po namin talaga na mas mabilis din po yung pag-capacitate natin sa mga quarantine facilities natin at saka ating mga ICU beds. So yung titingnan po natin ngayon sa bagong balita po nito ay talagang i-maximize, i-double up po natin yung tinatawag nating build dito sa mga facilities natin po na medical. Okay, sa akin naman ho, ito namang new strain na nakikita nila, napansin ho nila na mas infectious ang new strain ngayon, pero ang severity ho nito mababa. Kaya titingnan natin ang mortality rates na ho natin dito sa Pilipinas, 1.6 na lang, pero ang dami rin nai-infect. So, ang pinakamaganda dito, yung talagang yung ating strategy na prevention, detection, isolation, containment. Ito lang yung pamaraan siguro na we can lessen the transmission of the virus kahit na very infectious siya. Thank you. Okay, thank you. I call on Joseph Morong of GMA News. Hi, sir. Good afternoon. Sir, my question, I'd like to pick up from what Secretary Galvez said kanina. No? Meron po siyang panawagan sa publiko na pag may nararamdaman ng mga flu-like symptoms, ay ini-encourage sila ng gobyerno na magpa-test. But I think part of the reason why yung mga tao na may ganong karamdaman ay natatakot or nahihiya is that probably they don't know the step-by-step. Sa question to Secretary Galvez, sir, kung halimbawa, let's go to your appeal. Yung pong tao na halimbawa natatakot na may COVID siya, may nararamdaman, inuubo, masakit yung lalamunan, ano po yung dapat niyang gawin? Sino po yung kailangan niyang kausapin? At baka natatakot din, sir, sa cost. Paano yan? Libre ba yan? We know it's still health, pero can we elaborate on the procedures? Ang ano po natin kasi, meron po tayong tinatawag na takot sa discrimination. At the same time, yung iba po natatakot na malamang positive sila kasi mawawalan po sila ng trabaho. Yun po ang mga talagang major causes na parang tinatago nila yung kanilang mga sakit. Kaya nga po gusto po natin na they should openly ano consult yung mga barangay officials nila at saka barangay health workers para matugunan po kaagad yung kanilang karamdaman. Kasi po ang ano po natin, importante po kasi yung early detection. Kasi po pagka na-detect po natin kaagad, makaka-contact trace din natin. At the same time din po, pwede natin po siyang magamot po kaagad. Kasi po ang pinaka-importante ano po ng ating konsepto at saka estrategiya ay ma-minimize po natin yung death at the same time ma-contain po natin yung new cases. By early ano reporting and early detection, mas mapapaigting po natin yung ano po yung ating mga estrategiya na contact tracing at saka yung tinatawag nating isolation.
Sir, yung Joseph, question ba? Joseph, yes, let me just add, no? Joseph, sa kauna-unahang protocol ng Department of Health, eh, nakasaad na doon na yung mga symptomatics ay covered talaga ng libreng testing na babayaran ng PhilHealth. So kung meron ko yung sintomas, wag na po kayo mag-atubili. Okay. Dahil sa mulat-mula pa, libre po ang inyong testing dahil kayo po ay symptomatic. Punta lang sila sa ospital, sir, ganun. Sabihin nila. Opo, in fact, when tumawag sa hotline ni Dr. Gal, ni Dr. Vega, no? Sa hotline po sa One Hospital Center, meron din silang listahan kung saan sila po pwedeng pumunta. At hindi ko po alam po nagtataas ng kamay si Testing SAR. Testing SAR? Hindi. Sino ba yung nagtataas? Ah, si ano pala, si Yusek Rocky. Pero Dr. Vega, can you confirm na pwede rin silang tumawag sa hotline for saan yung pinakamalapit na testing center? Oo, tama ho yun. Pwede silang tumawag doon sa hotline namin o sa mga telephone numbers na nililist namin sa public. Ang sasagot ho niyan ang call center, tapos ipapasa ho yun sila sa MMDA responders kung saan sila pwede magpa-test o magpa-isolate or magpa-treat. Mm-hmm. Thank you, sir. My second question, sir, is for, I guess, Secretary Roque and the IATF. Sir, ano po yung basis natin for selecting these provinces to be put in GCQ, and can we explain further yun pong features ng GCQ ngayon in terms of these parameters, probably flights, quarantine passes, curfews in cities, those kinds of things, sir? Well, unang-una po, no? Sinabi ko na po na ang gatherings limited to 10, or sa mga religious services, 10% of capacity, which is higher. Pwede na po mag-resume ang mga flights, ng domestic flights na nakansila noong MECQ. Mas marami na pong establishmento na bukas, pwede na po muli ang dine-in. Pero pag-uusapan po ng mga local officials at mga businesses kung itutuloy yung 50% capacity, kasi binuksan natin up to 50% capacity, pero sa IATF resolution po, up to 50% capacity, bukas siya. Technically speaking po, no, ang mga passes, hindi kinakailangan, pero ako po ay nagmumungkahi sa ITF na miski GCQ at miski nga MGCQ, dapat yung mga quarantine passes hinahanapan pa rin ng taong bayan to discourage yung unnecessary labas ng tao, no? Ano pa ba? At yung transportasyon po, balik nga po ang transportasyon up to 50% dito po salons, sa GCQ. Okay. Balik po. So yung mga salons. Well, ang mga salons po, dati po kasi bago tayo bumalik sa MECQ, na allow po natin 'yan, no? I'd like to give kasi the local governments flexibility, gaya ng sinabi ni Secretary Galvez kanina, no, na humihingi naman yung mga local governments na dapat yung strict implementation ng GCQ noong una. Pero tingin ko po paplansyahin po niyan sa lalo't mabilis na panahon. Dahil itong panawagan naman po ng Metro Manila Mayors came after already the recommendation for GCQ, no? So I think it will be brought to the IATA for their discussion. If I'm not mistaken, meron naman pong natitirang isa pang meeting itong linggo ito ang IATF. And the basis, so what do you put, sir, and the basis for placing some provinces in GCQ and others in MGCQ? Consistent po tayo. It is still case doubling rate, and then critical care capacity, tapos yung mga factors ng economy kinukonsider din po. Okay. Sir, last question ko, sir, regarding the President's statement about the alleged trip to Singapore. Sir, for the record, what is the state of the President's health? You saw him. I think unless you're a physician, you will not be able to answer that question, but everyone saw the President. As a lay person, mm-hmm. he was inspiring when he needed. Sir, I'm so, Sir? Back to you. Yes. Sir, I'm sorry, we weren't able to get the answer. Can we repeat the for soundbite purposes? I'm sorry, it's choppy, sir. Okay.
cases. At dente, ako po bilang non-medical and I did not see any person. Well, choppy pa rin, sir, pero maybe later na lang. But that's all for choppy, sir, talaga eh. Maraming salamat. No? Siguro tawagan mo na lang ako for the sound. Sige, sir. No? Okay, sir. Okay. Sige, sir. Sige. Thank you. You said Rocky. Okay. Secretary, tanong po mula kay Virgil Lopez ng GMA News Online. Ito po ang tanong niya regarding IATF Resolution Number 64. Does the temporary deployment ban on medical workers cover new hires or does it include those with existing contracts? Gaya ng sinabi ko po kanina, no, hindi po ito ba yun. Reiterate po ng IATF yung dati ng guidelines na o issuance ng POEA. At according to the POEA guidelines po, yung mga na-proseso ng mga dokumento, ay pinalabas po sila na bago pa lang magpo-proseso ng dokumento, hindi na po sila papayagan. Okay, Secretary, si Pia Reñada na po. Hi, sir. Pia Reñada, please. Hi, sir. Sir, medyo confusing itong new GCQ scenario we have. Kasi in GCQ, you said earlier, people can only go out for essential goods and services. But gyms are also now allowed, and so are dine-in restaurants. So, is going to the gym and eating out considered essential? Hindi pa po pwede ang gyms, no? Ang gyms po, hindi pa talaga po pwede. Pero yung pagkain po sa dine-in, inaallow naman po yan, no? Pero ang general rule naman po talaga, kung hindi naman magtatrabaho, eh wag na pong lumabas, no? Yun po talaga yung general rule natin. At saka yung rules of GCQ, malinaw na po yan, no? Siguro po, ibabalik namin uli sa webpage ng OPS at ng COO para mas madali pong maging reference guide. Sir, what will it take for Metro Manila to become MGCQ in hard numbers? Kasi sir, like for example, you mentioned before, okay. 28-day case doubling rate. How about po yung target positivity rate? Ano po yung percentage of critical care capacity that has to be available at that time? Well, to achieve a case doubling rate of 28 days, you must have less than one R-naught, no? So, parang hindi sapat ang 1. It has to be less than 1 R-naught for 28 days case doubling rate. So, medyo malayo pa po ang tatahakin natin pagdating sa MGCQ. And sir, for yung critical care capacity, alin po dapat yung percentage na available para to say we are ready for MGCQ? Okay. 70% po above is dangerous. So, below 70 is not dangerous. No? So, we should always aim not to exceed 70% of our critical care capacity. Okay. And sir, last question for Secretary Galvez. Sir, you said earlier MECQ is no longer sustainable. So does this mean that you're ruling out MECQ moving forward? I'm talking about MECQ na province-wide or city-wide. So no MECQ ever. Na ganun po ba yan? Ang nakita namin pagka na-empowered na mabuti ang ating LGU at saka na-implement nilang mabuti yung granular lockdown, mas madali po. Kasi yung pong granular lockdown, pagka may po nag-sprout na new cases in a certain area, ila-lockdown niya po kaagad yan. So meaning, mape-preempt po yung tinatawag nating spike ng mga new cases. So if the LGU, we will be able to have that kind of tinatawag nating surgical lockdown, mas madali pong i-manage kasi maliliit po na mga area po yon. Yung tinatawag po natin na MECQ on a regional basis, talaga pong hindi po sustainable economically. So sir, we can expect sir na wala ng MECQ declaration in the future? Titingnan po natin, pero ang ano po natin talaga, ang way forward po natin ay hindi na tayo makabalik sa MECQ dahil kasi po malaki po ang damage po nun sa ating economy. At the same time, magsasuffer din po ang livelihood and other social benefits and also magkakaroon po tayo ng problema sa other factors. And I believe, yun ang ano po namin, yun po ang ano po namin sa NTF, we believe, strongly believe that the way forward is really
for us to implement yung tinatawag nating mga localized implementation. Okay, salamat po. Okay, back to you, Sir Rocky. Thank you, Pia. Okay, question for Dr. Vega from Christine Cortina Mendez of the Philippine Star. To you, Sec Vega po. How can the Chinese medicine Lin Hua Qing Wen capsules help in the treatment of symptoms of COVID-19? Is this encouraged to be prescribed as part of possible treatment in our hospital since it has been approved by FDA? Approved in FDA means it can be sold to the public. But having hard evidence na, and scientifically proven that it will actually cure you of COVID-19 is still not answered. Hindi pa natin na, hindi yan nasasagot. And besides, ito yung Chinese medicine ho, herbal naman ho to, just like any herbal medicines that we have. So there is no hard evidence to this. Secretary, si Tricia Terada na. Magandang hapon po sa lahat. Sir, ulitin ko lang po siguro, relay ko lang po ulit yung question ni Joseph Morong. Opo, para po hindi sayang yung soundbite. No? For the record po, as what Joseph mentioned, kumusta po yung kalusugan ng ating Pangulo? Well, nakita po ng buong sambayan ng Pilipinang Presidente kagabi. Mukha po siyang masigla at mukha pong wala siyang kahit anong iniinda sa kanyang katawan. No? So, ang presidente nga po, animated siya, no? Nagsasalita siya tungkol dun sa anti-drug campaign niya, and he was also very inspiring when he needed to inspire the people. So sa aking tingin po, bilang isang ordinaryong mamamayan, wala naman pong iniinda ang ating pangulo. Okay, Secretary. Sir, punta po ako ulit dun sa deployment ban, medical deployment ban ng mga health workers. Although we understand nga po na existing na even before. But now that since we have this target of having 10,000 healthcare workers, we target na mapatulong po natin sila dito sa laban natin sa COVID-19. What specific measures are there in place to make sure na mayu-utilize po natin fully itong ating mga medical workers na pansamantalang hindi makakalabas? May way po ba or parang green lane where they can apply para po makapagtrabaho po sila dito as healthcare workers? Pinadali na natin yung proseso ng pag-a-apply, they can apply online na. No? So hindi na po sila kinakailangan mag-job search physically. We have contacted already a call center to actively recruit health professionals and the neighbors. In addition to that, we anticipate the passage of Bayanihan 2. We have promised them additional benefits. We have promised them additional hazard compensation. Free testing, free accommodation. No? So lahat naman po yan, they can avail of this benefits. Second question po, sir, dun sa earthquake kung na nangyari, yung 6.5 earthquake, medyo nakita po natin dun sa pictures, medyo matitindi yung pinsala. Paano po natin mamimake sure na in case of the need to evacuate na masusunod pa rin po yung minimum health standards natin? Naka-ready po ba tayo for these kinds of disasters and scenarios? Alam mo, ang mga Pilipino, dahil nga sa dami ng bagyo at lindol at pagtutok ng bulkan na nangyayari sa atin, laging handa na tayo. No? At dahil laging handa tayo, tingin ko naman, pre-position na nga, gaya ng sinabi ko, yung mga humanitarian assistance, dadagdagan pa po natin yan. Asahan nyo po sa lalong mabilis na panahon dahil meron naman talaga tayong nakastock na dahil na, sa numero ng natural calamities na dumadaan sa atin. No? So sa akin po, kabahagi ng buhay natin ang mga ganitong mga sakuna, pero palagi po tayong tumatayo at palagi po nating sinisigurado na nagbabayanihan ng lahat. Kung kinakailangan ng mas marami pang tulong na hindi maibibigay kaagad ng ating gobyerno, sigurado rin po ako na ating mga mamamayan, pribadong sektor ay tutulong din. Secretary, finally po, last night mo sa speech po or sa address ng Pangulo, kapansin-pansin na it's been actually been a while since we heard the president talking about the drug problem, or at least big part ng speech niya napunta doon sa drug problem kagabi. So why is all of a sudden the president bringing this up? And ito pong pagsulong ng death penalty, does the PALA see it as an urgent need kahit po nasa gitna po tayo ng laban sa COVID-19? Well, Trish, first on the death penalty, that has been his campaign promise. No? Mm-hmm. So he has been lobbying Congress for it, and he's hoping in the next 2 years it will be realized. No? Pero yung pagsalita niya siguro sa
war, sa akin, nakabuti yun, no? Dahil nakita ng kaya kung gano'ng kasigla si Presidente pag pinag-uusapan na niya yung favorite na kanyang priority project, no? Yung labanan nga ang pinagbabawal na droga. Hindi naman po nagbabago ang Presidente. Consistent lang po siya. Dahil alam niya na patuloy pa rin ang pagkalat ng pinagbabawal na gamot. Marami mga mga pagkakataon, yung mga ayudang binibigay, binibili pa ng pinagbabawal na gamot. So, that's also to tell law enforcement agents na hindi sila dapat maging complacent dahil even with COVID, patuloy po ang gawain ng mga drug lords. Salamat po, Secretary. Salamat. Back to you, Secretary. Secretary, meron na lang po tayong last two questions. Galing po kay Angel Ronquillo ng DCXLRMN. Ano daw po yung ayuda ng gobyerno sa mga biktima ng malakas na paglindol sa Masbate at kung magtutungo daw po doon personally si Pangulong Duterte? Pagdating po sa ayuda, huwag po kayo mag-alala. Yung mga pagkain, yung mga blankets, mga resettlement areas, lahat po yan ay naka-preposition na po yan at sanay na po tayo na magbigay ng ganyang tulong sa ating mga kababayan. No? Pagdating naman po dun sa pangalawang tanong, ano yung pangalawang tanong? Kung pupunta ano yung pangalawang tanong? Kung pupunta daw po. Presidente, siguradong-sigurado po ako na gusto ni Presidente pumunta. At siguro po, makikipag-away pa yan sa PSG kung talagang siya ipipigilan. Pero bahala na po mag-desisyon ang Presidente at PSG. Instinctively, ang Presidente gusto nang lumipad papunta ng Masbate. Pero whether or not he will be allowed, tignan po natin. Okay. Ang last question po galing kay Ace Romero. The government rejected experts' suggestion to extend MECQ by 2 weeks. How will this affect the goal to flatten the curve given that a 2-week extension is perceived as the solution as the solution to achieve that? Secretary Roque? Well, pinakinggan naman. Yes, naputol po ako, no? Apo. Pinagbigyan din po ng ng IATF ang mga opinyon ng dalubhasa na po pwede naman po tayong pumunta sa GCQ. Alam niyo po ang IATF unang-una bukod sa mga taga DOH marami po tayong consultants lalo na yung mga epidemiologists, mga analytics, no? At sila naman po nagbigay ng suhestyo na kakayanin naman po pumunta sa GCQ basta stricto po ang ating localized lockdown. Dapat lahat ng mga may symptomatics itetest at i-isolate. Lahat ng positibo na walang sariling kwarto at banyo kinakailangan mag-isolate. At yung mga tinetrace natin, you know, isolate din sila at itest. No? So ang naging suggestion po ng mga dalubhasa rin, po pwede naman po magpunta ng GCQ kung masusunod itong mga palatutunan na ito. So hindi po natin binabaliwala ang suggestion ng ilang mga eksperto, pero meron din naman po tayong kinuhang mga opinion. Meron din naman po tayong magpatuloy. At siyempre, pinakinggan din natin yung mga economic managers, no, na nasa punto na at 16.5 contraction at allegedly 40% plus unemployment, eh kinakailangan talaga bigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan. And with that, I would like to end our press briefing. I would like to thank our SARS, headed by Secretary Galvez, Secretary Vince Dison, Mayor Benji Magalong, and USEC Bong Vega. I'd like to thank USEC Rocky and the members of the Malacanang. So mga kababayan, ito po ang ating mensahe. No? Talaga pong matindi po ang pagsubok na hinarap natin dito sa COVID-19. Pero matapos pong 6 na buwan, alam natin na tatagal pa itong problemang ito at kinakailangan nga po ipagpatuloy natin ang ating pang-araw-araw na kakayanin naman po natin yan. Kilala na po natin ang sakit na ito. Kinakailangan lang po gawin natin ang dapat nating gawin. Mag-mask kung magpapakulong.
at kumatatrabaho. Gobyerno naman po, ibibigay ang ating mga pangangailangan. Gumagawa po tayo ng mga additional na mga hospital beds para po ma-improve ang ating capacity. At nag-aangkat po tayo ng mga gamot para dito sa sakit na ito. So mga kababayan, gaya nga po ng sabi ng ating presidente, konting tiis na lang po, gawin natin ang ating mga responsibilidad and together we will heal as one. Sa ngalan po ng inyong presidente, maraming salamat din po kay Dr. Panaligan. Dr. Panaligan, are you here? Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din po sa lahat ng ating mga frontliners, mga medical professionals. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng ating presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes na nagsasabing, we will heal as one, Philippines. Hanggang sa Thursday po, ito po ang inyong spokes, Harry Roque. Keep safe.